Masayang panahon sa inyo. Masayang panahon sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Pag-usapan ho natin yung 2 billion liability, 2 billion liability na ang dahilan ay statement of management responsibility pang SEC. Ayan, 2 billion ho yan. 2 billion. So, i-clear ko lang ho. Ayan. 2 billion pesos. Paano ba nangyari to? Paano nangyari? So, umpisahan ho natin yung kwento. At bago lahat, pwede ba pagbigyan, bago nyo i-click off, i-switch off ito, pakinggan nyo muna ako. Naghahanap ho ako ng mga kasama ko bilang mga tax specialista. Wala kayong babayaran sa akin. Professional fee, wala po. Ito po, Joint Tax Specialista Class Consulting and Mentoring. Mamimiling kayo, consulting ba o mentoring. So, magkakaroon ho tayo ng lecture 4 na beses sa loob ng isang buwan. So, umpisa na ho ito. Umpisa na. So, yung mga susunod na lecture ay para lang ho dun sa 50. So, kung gusto mong sumali, i-type mo lang, join ako. Ayan. Ano ba istura nyo? Join ako. Ayan. So, join ako. Ang itatype nyo po ay ganito. Sa comment, kung sa Facebook, ka-taxpayer, kung dyan ho sa YouTube ko, ito rin ho ang itatype nyo, tax specialista. Join ako. Simple. Okay? Join ako. So, ngayong araw na to, gusto kong liwanagin sa mga utak ng mga CPAs at lalong-lalo na sa mga utak ng taxpayer. Hindi ho ninyo kailangang makulong. Hindi ho nyo kailangang magbayad ng 2 billion deficiency tax. Kung susunod lang ho kayo, hindi sa akin. Sa sinasabi ng Court of Tax Appeals, at yan ho yung ating pag-aaralan ngayon kasi may dalawang tao na muntik nang makulong. PNP. PNP suppliers. Hundreds of millions ang transaction. Makukulong sila because nagkamali sila. Nagkamali at lagi kong sinasabi to kung nakikinig sa akin si Chris. Diba? Sabi ko sa kanya, yung kaso ng tax evasion, nakakancel yan. Kasi, yung mali mo, talaga namang tax evasion. May tax evasion ko eh. Pero yung mali ng BIR, mas malaki sa mali mo. Kung mali mo ay 100%, ang mali ng BIR, 1,000%. Kaya, kinakancel ng korte yung assessment, kahit na tax evasion yan, at hindi nakukulong yung presidente at treasurer. So, yung mga nakikinig na treasurer at presidente ng company, ito po yung technique. At yung technique ay hindi po galing sa akin, galing ho sa Court of Tax Appeals. Again, para ho doon sa gustong lumawak ang kaalaman sa taxation, naghahanap ho ako ng mga business partners. Wag ho kayong mag-alala. Kung ayaw nyo ako maging business partners, tuturuan ko pa rin kayo. Aatin lang ho kayo dito. Ayan. Ha? Join the tax specialista class. Paano sumali? Sinabi ko na, mag-comment lang kayo, join ako, at padadala ko sa inyo yung link. So, umpisa na ho ito ng lecture. This is day 1. Kasalanan mo yung pagpirma at hindi pag-a-analyze ng tama sa statement of management responsibility. Dalawa ho yun. Yung isa, pang annual income tax return na nire-require ng BIR. At yung pangalawa ay yung pang financial statement na nire-require ng SEC. Itong pag-aaralan ho natin ay kinasuhan yung presidente at treasurer na PNP supplier ng ng BIR. Pero natalo BIR. Kahit napakalakas ng kaso ng BIR,
totoo naman, babasa nyo naman dito, malakas ang kaso ng BIR. Kaya lang, penggo. Penggo yung pagkakagawa ng complaint. At saka yung atake nila mali. Tama si Napoleon Bonaparte, yung dating emperor ng France. Do not interrupt, sabi niya. Hindi. Never interrupt your enemies when they are doing incorrect acts or wrongful acts. So, ito yun. Ito yung pagmumulat sa inyong mga taxpayer. So, pag-aralan natin. Available ho ito sa SEC, sa CTA website. Napakaganda nito at ang nagbigay sa atin dito, gusto ko lang pasalamatan si Alin Yu. Napakagaling na tao ni Alin Yu ngayon pagdating sa taxation. Yun nga, pinagmamalaki ko siya because mas magaling na siya ngayon sa akin. Yun ang gusto ko eh. Yung mga estudyante ko ay mas magaling kaysa sa akin. Masayang-masaya ako. Bakit? May mga tao kong na-develop na mas magaling sa akin. Yay! Mabuhay kayong lahat. So, ito ho, kaso ni... Ito. Ayan. Okay. Hindi ko sinisiraan si Tyron at saka si Arlene. Mag-asawa ho yan. So, ang sinasabi ko, napakaganda ng kaso nila. Kare-release lang ho yan noong November 25. At ang kalaban, tandaan ho ninyo, pagkalaban nyo BIR, People of the Philippines ang pinaka... ang panalo nyo lang ho rito, tabla. Hindi kayo makakakolekta ng damages. So dito, sa pinag-aaralan natin, Statement of Management Responsibility, ha? Okay. Ito magandang kwento kasi. Nakakatuwa eh. So nag-audit daw. Ayan. Nag-audit yung... COA. Ayan. So, ang ino-audit ng COA, PNP. So, nung ino-audit yung COA yung PNP, nakita niya si itong kumpanyang to, si Enviroair, ito to, nag-issue ng dalawang official receipt. Ayan yung official receipt. Ito yung amount ng official receipt. All in all, 255 million. So, gustong i-double check ng biyaya ng COA kung totoo yung transaction, sinulata ng COA yung BIR. Ayan na, PNP, sir. Puro pulis yan. Puro pulis. So, yung COA, sinulatan yung BIR. Okay, ito ngayon yung sulat ng COA sa BIR. Sinubpina, yung COA pwedeng magpasubpina. Kaya kung gusto nyong magpa-audit, pa-audit kayo sa COA. Pwedeng subpina ng COA mong BIR. So, ngayon, sinupina ng BIR yung ng COA yung BIR. Nalaman ngayon ng BIR yung resibo. Kaya ang ginawa ngayon ng BIR, itong si commissioner, nag-issue ngayon ng LOA, kinasuhan ng run after tax evader yung mag-asawa. Again, ang kinasuhan ng tax evasion yung mag-asawa na presidente at treasurer ng korporasyon. Nahirapan akong ano yung korporasyon eh. So ngayon, eto na yung nangyari. Nagkasuhan. So na-determine ngayon ng court in division ng Court of Tax Appeal na guilty. Na guilty si Tyron at saka si Arlene, guilty raw. Siyempre, kung guilty ka, lalabang ka. Diba? Ikukulong ka. Okay, so nagkaroon ng labanan. So, kaya naging guilty, ito yung sinasabi ko na kadalasang ginagawa ng taxpayer. At kung meron kayong kakilalang taxpayer, please sabihin ninyo, huwag kayong pirma ng pirma sa Statement of Management Responsibility kasi yun yung ginagamit ng BIR. Ito yung patunay. O yan, o. Sabi dito, yung RO daw kinonfirm na si Ong at saka si Chua na president at treasurer ay signatory ng Statement of Management Responsibility. Pag sinabi kasing for financial statement, ang ibig sabihin ho niya, yun ho yung ginagamit sa SEC. Alam naman natin na yung ginagamit sa SEC,
ay hindi ho totoo. Karamihan ng CPA sa buong Pilipinas, hindi ho totoo, kinopya lang ho yung format na nirelease ng SEC. Ni mismong CPA, hindi naiintindihan yun eh. Eh kung yung CPA, hindi naiintindihan, eh lalo-lalo na yung taxpayer. Kaya kayo mga taxpayer, presidente at treasurer, lalo na kayo, presidente and treasurers, presidents and treasurers of corporations, ha? Eh, mag-ingat kayo. Kung hindi nyo naiintindihan, huwag nyong pirmahan. Kasi, kung pinirmahan nyo, magiging problem. O, di ba, pumirma kayo ng statement of management responsibility, magiging problem yon. So, kung hindi kayo problem, pumirma, tinanggal nyo yon, hindi kayo pumirma, wala kayong problem. So, ano solusyon? Huwag kayong pirma ng pirma. Kasi pag wala kayong pinirmahan, walang problem. Kung wala kayong problem, ano yung problem nyo? Criminal. O, pagbabayad ng 2 billion taxes. O, ang laking problema eh. So, may paraan para hindi ho kayong makulong. Okay? Pag-aaralan natin yan, lalo na do sa mga magiging kasama ko sa aking klase. So, ituloy ho natin yung kwento. Ayan. So, ito, yung nangyari ho dito, ayan, papakita ko lang ho sa inyo na. So, sinabi ngayon ng court, ayan, nung September 2019, eh guilty daw si Tyrone at saka si Arlene beyond reasonable doubt. Bigat eh, oh. At kailangan daw makulong ng 2 hanggang 4 na taon. Grabe, 2 hanggang 4 na taon. Eh, isang araw ka lang makulong eh. Hindi na maganda eh. Diba, 365 days pa sa loob ng isang taon. Kung 4 na taon yan, di 4, 365 days times 4. O kaya 365 days times 2. Di ang bigat. Ang kagandahan kasi dito, sinasabi ko, nanalo. Nanalo si Arlene. Ayan. Ano pinanalo niya? Okay, accounting method, sir. So, ibig sabihin, may technique sa accounting method, which is ituturo ko sa inyo paano gamitin ang accounting method para makaiwas sa problema. Paano gamitin ang accounting period para makaiwas sa problema. May technique. Okay? Pero yung technique, gagawin mo ngayong strategy. Ayoko kasing sabihin technique. Yung technique kasi is you are advertising your strength. Pero pag strategy, ilan lang nakakaalam niyan. Okay? So dito, tuloy natin yung pag-aaral. Ang tanong kasi, paano, ano ang ginamit ng court para i-convict yung mag-asawa? O, di sabi dito, nag-rely daw yung court ng, pag sinabing court kasi is Court of Tax Appeal, nag-rely daw. Saan? Doon daw sa Statement of Management Responsibility. Statement of Management Responsibility. Again, nakukonvict, makukulong ang tao dahil sa Statement of Management Responsibility at ang gumagamit, court. Kung ginagamit ng court, panglaban dun sa taong pumirma ng Statement of Management Responsibility, yung Statement of Management Responsibility, dapat ka bang mag-submit ng Statement of Management Responsibility kung ang laki-laki ng magiging problem mo? Ano yung problem mo? 4 years imprisonment dahil pumirma ka lang ng Statement of Management Responsibility. Yun ba ay benefits? Hindi. It's a liability. Therefore, ang Statement of Management Responsibility ay hindi po asset. Hindi rin yan goodwill. Yan ho ay liability ng isang taxpayer. So, kung ikaw ay isang taxpayer o isa kang tax specialista, i-recommenda mo ba sa mga taong bayan, sa mga taxpayer na kliyente mo, nagbabayad sa iyo ng tama, na pumirma ng Statement of Management Responsibility? Yun yung pag-uusapan natin. Ano ba yung content ng Statement of Management Responsibility na siyang magpapakulong doon sa presidente ng company, doon sa treasurer ng company?
Yan ho yung mabigat na alalahanin na dapat isipin ng mga CPAs. Isipin na nagpapapirma. Itong mga CPAs na nasa Makati, nasa BGC, nasa iba't ibang lugar, bago nyo pinapipirma, pag-isipan nyo muna, kawawa naman yung mga kliyente nyo, milyon-milyon na binabayad sa inyo eh. Yung mga CPA na hino-hostage yung financial statement. Ha? Pag hindi pumirma ng statement of management responsibility, yung taxpayer, bakit naman ganun? Diba? So, mag-ingat ho kayo. Ako ho, sinasabi ko na ho sa inyo, recommendation ko, dalawa. Number one, huwag kayong mag-submit. Magalit na sa akin ang SEC, magalit na sa akin ang BIR. Ang dapat, huwag kayong mag-submit. Number one yan. Or, kung magsasubmit kayo, i-tone down ninyo yung statement o content nung nasa sa loob. Ganyang kabigat yung problema. No, ngayon, balikan ho natin tong kwento. So, ginamit pala ng korte yung statement of management responsibility para i-pinpoint yung taxpayer. Pero, ang sabi ko nga, nakaligtas pa rin yung taxpayer. Magaling. Magaling yung lawyer. So, nagpapasalamat ako sa lawyer na to, nailigtas niya to eh. Pero, hindi ibig sabihin, hindi nag-tax evasion. Iba? Kasi sinasabi ng BIR, may tax evasion eh. Ang liwaliwanag dito, hindi na-declare. O, hindi na-declare, doon hindi na-bayad ng tax pag hindi mo din-declare. Magkano hindi? Billion. O, hindi billion. E di ganun. So, ano dapat nating iwasan? E, declare mo. Okay. So, sa ang ganda ng kaso, kasi ang pinag-uusapan lang dito, na mas malaki yung binayolate ng BIR. Ano yung binayolate ng BIR na mas malaki sa tax evasion? Pag kinumpara kasi yung right to be informed, ayan yun eh, versus tax evasion, ayan yung pinag-confirm ng ano eh, ng court. Ibig sabihin, mananalo yung taxpayer kahit meron siyang tax evasion. Ganong katindi yung right na to. So, kung babasahin mo yan, eh, tapos ito pa, napakaganda. Yung elements. Kaya mga ka-taxpayer ko, kung sasali kayo sa akin, iisa-isahin natin yan. Magkakaroon tayo ng siguro every week, pag-aaralan natin paano to ina-apply. So, hindi ko na may didiscuss to ng matagal kasi sabi ko nga, ang i-discuss ko ay yung statement of management responsibility. Pinatunayan ko lang sa araw na to na ginagamit ng BIR, ng Department of Justice at ng Court ng Pilipinas yung statement of management responsibility para ipakulong yung presidente at yung treasurer ng kumpanya. So, kung walang statement of management responsibility, edi hindi makukulong yung presidente. So, kung walang statement of management responsibility na ipapasa sa BIR, na ipapasa sa SEC, edi hindi makukulong yung treasurer. E ano solusyon? Edi wag mong gawin. May penalty ha? Meron. Meron. Hindi mawawala yung penalty. Ano yung penalty? Money. Fine. Kumbaga, nahuli kang nag-JJ walking, babayad kang 500 piso. Yun lang yun. Hindi kay kukulong. Pero nagkasala ka, jaywalking. Eh, hindi ka nag-file ng Statement of Management Responsibility. May penalty? Yes. 25 to 50,000, napakaliit na halaga kaysa makulong ka. Buhay mo yun. Hindi lang maapekto ang buhay mo, buhay ng anak mo. Sasabihin, yung tatay ko, yung nanay ko nakakulong, tax evader. Sakit nun sa bata. So magtulungan tayo mga ka-taxpayer kong minamahal. Willing ho akong i-transfer yung aking alam. Ayan po, mag-join na kayo ng aking class. Ito ho yung first class natin. Ngayon, medyo mahaba-haba ito dahil ang i-discuss ko yung statement of management responsibility na isinagmit
ng mga taxpayer sa Security and Exchange Commission. Ito na po yon. Papakita ko ho sa inyo. Ayan ho yung rule ng SEC. So, ang importante po dito sa rule ng SEC, paki-download nyo lang po, please, para ho sa kapakanan ng ekonomiya ho ninyo, ito, para maintindihan ho ninyo yung sinasabi ng SEC. Security Regulation Code Rule 68. Napakaganda ho niyan. At yan ho ang magiging basihan ho ninyo para maproteksyonan yung hanap buhay nyo bilang CPA, hanap buhay nyo bilang bookkeeper, hanap buhay nyo bilang accountant. At hindi lang yun. Binabayaran kayo ng taxpayer para proteksyonan nyo sila sa harm, okay, sa disaster, sa damages. Eh, karamihan nung nakikita kong mga CPAs, eh, gagaling pa, galing sa magagandang eskwelahan, mga top-notcher, kawawa yung mga taxpayer. Ha? Kawawa talaga. So, ang sabi ho dito, maliwanag na maliwanag, ito po ay pang-corporation lamang. Okay? So, ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal, reminder to all, the Board of Directors and Management Registered Corporation. So, kung ikaw ay individual, ito katarantaduhan eh. Susunod ka ba dito? E, pang corporation to eh. So, hindi mo kailangan ito. Sino may kailangan? Corporation. Kailangan bang sundin mo 100%? Sinasabi ko na sa inyo, hindi. Kung hindi applicable sa inyo, huwag mong sundin. Okay? Kasi yung exception to the rule, katulad ng sinabi ko kanina, nasa Security Regulation Code Rule 68. So sabi dito, ng dibdib. Kasi ito, ayan o, itong portion na to, yan, yung portion na yan, binigyan mo ng dokumento yung CPA. Independent auditor. Tapos, yung dokumento mo, i-interpret niya based sa standard na gusto ng SEC. Alalahanin ho ninyo, yung standard na gusto ng SEC, ang purpose ho niyon is to protect the investors and creditors. Hindi ho sinasabi ng SEC na yung presidente, treasurer, board of directors, ang poproteksyonan ng statement of management responsibility. Ang poproteksyonan ay investors and creditors. Maliwanag yun. So, sino pipirma? Presidente and treasurer. Sino poproteksyonan? Investors and creditors. Fair ba? Hindi ako naniniwalang fair. Okay? So, ang laman ho nito is actually kumbaga tinanggal na nung rule na to yung pong capacity to think ng isang tao, tinanggal na eh kasi naging rubber stamp. Ito ang format, ito ang substance. Eh nasaan na yung utak ng tao? Saan mo ilalagay? Ikaw lang ba mayroong capacity and substance? Paano yung totoong tao na may utak din? Diba? So, with this, sabi rito, ito matindi. Oh. The commission firmly believes, naniniwala, ibig sabihin, ano ang law, tawag nito, legal basis. Yes, ano legal basis mo? Paniniwala? Hindi, dapat may legal. That
it has set sufficient regulation. Wow, ah, tindi ah. Sufficient regulation and has actively conducted administrative action towards a change in an old culture in financial reporting that incorrectly allowed external auditor to prepare and review the financial statements at the same time. Prepare, review. Corporations and external auditors must strictly observe their respective responsibility over financial statement. Otherwise, applicable penalty shall be imposed on pursuant to existing rules and scale of penalty and fines. Ang ibig lang hong sabihin, yung taxpayer o yung korporasyon sa puntong ito, siya ho yung nagpe-prepare. Hinate eh. Ang corporation ang taga-prepare. Yung auditor or CPA ang taga-review. Pag may mali sa financial statement, sino ang dapat parusahan? Yung nag-prepare o yung nag-review? Oh, kung meron kayong answer, eh pakilagay nyo lang dyan sa ating comment. Diba? Kung CPA kayo, sorry, ako rin CPA eh. Pero kailangan ho nating itama. Itama ang mga maling nangyayari sa ating komunidad at sa ating bansa. Okay? Kalimutan nyo yung SEC. Kalimutan nyo yung BIR. I-apply nyo yung batas ng tama, fair, and justice. So, ang nag-prepare, magkaiba sa nag-review. Pagkatapos i-review, ang mangyayari, may pipirma. Oh, ito na yung pipirma, papakita ko sa inyo. Ito daw yung dapat na isundin ayon sa SEC. Ayan. Bulletin number, subject matter. Okay. Ito ngayon, dito lumalabas yung kalokohan. So, yung first paragraph, ang sinasabi dito, a representation ng management na free from all material misstatement due to fraud and error yung financial statement na ang nag-prepare ay yung management. Yun yung gusto ng SEC. So, yung first paragraph sinasabi na yung management ang may responsibility sa preparation. At nung prepare ng management yan, walang misstatement, fraud, or error. So, eto na po, sir. Ginawa namin. Binigay sa auditor. Ito yung. Nakanino na yung papel? Nasa auditor. Anong gagawin ng auditor? I-review. Pagkatapos niyang i-review, anong gagawin niya? Mag-i-issue siya ng auditor's report. Yung bang review na ginawa ng auditor ay mayroong bang participation yung management? Wala! Yung auditor eh, nag-review eh. Independent niya siya. Kung nag-participate yung management, eh hindi na independent yung auditor. So therefore, from the review, dapat mayroong report yung auditor based sa review niya. Diba? Hindi niya pwedeng i-adapt without thinking, without a report, yung ginawa ng management. Diba? Ngayon, ito ngayon yung ginawa, ito yung pinagagawa ng SEC. SEC, kung nakikinig kayo, eh, available naman ho ako. Pwede tayo mag-usap sa YouTube. Ganito, ah. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng debate o discussion about this. At maayos ho natin yung bansa natin sa pamamagitan ng financial statement, kung gusto nyo. Diba? Okay. So, sabi dito. Eto. In preparing the financial statement, yung management daw ay mayroong responsible as a going concern, natural. Disclosing applicable matters, etc., etc.,
Okay. The board of director responsible oversee financial process. O lahat 'yan preparation. So dito, sabi rito, the independent auditor has financial statement in accordance with the Philippine Financial Auditing Standard. This is from the SEC. So ginawa yung financial statement using Philippine Standard on Auditing. Tanong, yung bang Philippine Standards on Auditing substantive law ng Pilipinas? The answer is no. Ang substantive law ng Pilipinas, tax code, labor code, corporation code, obligation and contract, new civil code, basta may code. Yan ay ating mga substantive law. So any contradiction sa substantive law, magpe-prevail ang substantive law. I-discuss ko yun lengthily sa mga susunod nating meeting. So ngayon, may mga taxpayer na nag-comply. Ito po ay dinownload ko sa website ng Bank of the Philippine Islands. At nalulungkot ako dito kasi ipinawawalang salary ito yung auditor. Sa auditor's report. Diyan. Pinawawalang sale. Ito. Yan yung content na nagpapawalang sala sa auditor. Ay, ito pala. Ito, nakalimutan ko i-discuss sa inyo. Antindi. The Board of Directors reviews, approves the financial statement including schedule, etc. Teka muna, di ba ang sabi ng SEC? Di ba? Paghiwalayin yung magpe-prepare at magre-review ng financial statement. So, ang ginawa nila, tingnan mo, contrary sa katarantaduhan. Napipikon ako. Contrary sa batas eh. O sige, yung management ang taga-prepare, yung auditor ang taga-review. Bakit nagkaroon ng additional review? So, nangyari, ganito. Kawawa talaga, Presidente. Yung management, baguhin natin yan. Yung management, magre-review. Tapos, yung CPA, magpe-prepare. Diba? So, yung CPA, magre-review. Tapos, meron na naman board of directors, magre-review. Saan galing yun? Saan galing to? Saan galing? Anong batas yan? Diba? So, kung ni-review ng CPA, kailangan pa bang i-review ng audit ng Board of Directors? May mga tanong ako kung Board of Directors ang magre-review ng trabaho ng CPA. Number one, ang CPA daw gumamit ng Philippine Standards on Auditing. Qualify ba yung mga Board of Directors na maintindihan at may i-apply yung Philippine Standards on Auditing? Wala. Panginoon ko, walang board of directors na qualify. Hindi naman sila mga CPA. Diba? So therefore, yung review ng board is irrelevant. Because hindi sila CPA. At hindi, tingnan mo katarantado. So anong nangyayari dito, walang liability yung CPA. Kasi, prepare, review. Prepare, review. Tinanggalan mo ng responsibility. Kaya nga sabi ko, tanggalin na lang natin ang financial statement. Kasi ang financial statement, ang source ng BIR deficiency tax assessment. Totoo yan. Sa 35 years ko ng pag-ano, puro financial statement ang problem. Diba? Pero meron pa pong iba. Pero majority is financial statement. So, itong pinakikita ko sa inyo ay isa hong kapaluluan na nangyayari ho sa buhay ng taxpayer. Oh, ito naman, binago naman nila rito. Ang sabi nila rito, approved and submitted to stockholder.
Ang problema ho dyan sa word na approve, gusto ko lang ipaliwanag ho sa inyo. Tinanggalan nyo rin ng responsibility yung auditor. Kasi once na yung auditor ay nag-certify, in-approve nila in all material respect yung content ng financial statement na ipinepare ng management. So, hindi na kailangang i-approve ng board of directors yung financial statement. Kasi wala naman silang competence to do the review na na-review na ng mga CPA. So, kung in conclusion, sa aking pananaw, ginawa ang statement of management responsibility para walang maging liability ang mga CPAs. Which is pangit. Diba? Yung doktor na nag-opera sa'yo, pwede mong idemanda pag mali yung operation. Yung doktor na nagbigay sa'yo ng gamot, na mali yung gamot na binigay sa'yo, pwede mong idemanda. E paano may didemanda ko yung CPA? Ikaw mismo ang nag-approve at nag-review nung ni-review niya ang financial statement. So, what is the benefit of getting a CPA? Wala! Mga taxpayer kong minamahal, hindi ko pinangungunahan kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo. Gawin nyo kung anong gusto nyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Pero sinasabi ko lang ho, ano ho yung available options? Binigyan ho tayo ng poong may kapal ng nanay natin ng dalawang tenga, isang bibig. Ibig sabihin, dalawang beses mong pakinggan yung available information. Bago ka magsalita, dalawang beses. Ako, daldalero lang ako eh. So, with that, gusto ko lang pasalamatan ang mga taong narito ngayon. Nandito si Roger Nueva, si Tata Almosa, si Jit Orcales, si IQ Carlo Conyo, si Josan Lazaro, at ang kaibigan natin si Rex Jason. With that, susunod nating klase, abangan po ninyo. Maraming pong salamat, and peace and happiness be with you for life. See you later.